Hi! And yes, welcome back dito sa aking YouTube channel. And for today's vlog, gusto ko lang share sa inyo yung experience ko ng aking ang daming dumadaan kasi. Gusto ko lang share sa inyo yung experience ko ng aking unang turok. Ano yun? Unang turok ng vaccine. Huwag naman agad. Huwag naman green-minded agad. So, ayun na nga. So, nandito ako ngayon. Actually, nandito pa ako sa lugar kung saan yung ginagawa yung vaccination. So, ito yung first dose ko ng BioNTech or Pfizer yata dyan sa Pilipinas. And napaka-smooth naman nung mula nung pagdating ko, pagpasok, dire-diretso. Kasi ang appointment ko is 5 p.m. Tapos, wala pang 5 p.m. Tapos na yung aking kasi dumating ako mga 4:30. Tapos, ayun, dire-diretso. Walang mahabang pila, walang maraming cheche-bureche. Meron akong tinanong lang yung usual kung meron akong allergy sa gamot, sa drugs, tapos meron akong long-term disease or nagkaroon ako ng COVID-19 or tumanggap ako ng any kind of vaccination for the past 2 weeks. Yun ang at may dumaan na kariton na may tinutulak sila. Ang ingay. Okay, padaanin lang natin. Tapos yun yung mga yung mga basic lang na tinanong. Wala nang hindi ako kinuna. Nakala ko kukuha ka pa ng blood pressure, mga ganon. Wala namang ganon. Tapos yun lang. Tapos okay na, pinapasok na ako doon. So nakailang So, hindi na tayo magkukumpara kung paano yung ginagawa nila dyan sa Pilipinas. Basta dito sa Hong Kong is ganito yung sobrang smooth ng pila nila. Ang daming nag-a-assist. Lahat ng ang daming nag-a-assist. So, ang bilis ng pila, ang bilis ng parang wala pang wala pang 5 minutes na injection na ako mula nung dumating ako. So, yun. So, ayun. So, sa ngayon, medyo ramdam ko agad yung feeling ko So, after pala ng vaccination, so, meron silang resting area kung saan pauupuin ka. Uupo ka muna doon ng 10 minutes, ganun. Then, parang siguro, obserbahan kung walang any reaction yung gamot sa'yo. And then, yun, after 10 minutes, yun na, pinalabas na kami. So, yun. So, ngayon, sa ngayon, so, unang naramdaman ko talaga is, ano bang tamang term? Mahabde yung part na in-injectionan. Tapos, hindi ko alam kung psychological na lang yung, pero feeling ko nangangalay na yung braso ko, ganun. Tapos, nangangalay siya. So, yun. So, after ako ma-injectionan, wala naman sinabing, kailangan mong ganito. Ako talaga yung nagtanong kung So, sabi ko, ano ba yung dapat kong i-avoid? Or ano yung dapat kong gawin? O, hindi pa naintindihan masyado. So, sabi ko na lang, okay ba na mag-work? Kunyari na lang, ganun. So, sabi niya, kailangan daw ng more rest. At saka, inom ng maraming tubig. Yun yung sinabi. Hindi ko alam kung doctor yung nag-inject siya sa akin or nurse. Basta yun yung sabi. So, yun din ang sabi nung wala akong yung holder na yung nakahawak ng cellphone naman nangangalay na yung braso ko. So, sabi, una kasing na-injectionan sila amo ko. Tapos yung kapatid ng amo ko, yun yung nagsabi na kailangan daw ng more rest after ng vaccination. Edi, bali Sunday ngayon, day off ko. Tapos, so nagpaalam naman ako kay amo ko. Sinabi ko na first dose ko ngayon. Tapos kung pwede bang mag-on leave ako bukas, Monday. So, si amo ko naman oo naman agad. So, bukas, edi more rest. Sabi ng kapatid niya So, yun. So, bukas, matutulog, iinom ng maraming tubig. Kasi yun naman yung advice. So, yun. Hopefully, wala akong side effect na kagaya nung iba na nilalagnat, mga ganun, diba? Kasi hindi naman pare-pareho yung hindi pare-pareho yung reaction ng vaccine sa katawan ng tao, kaya ganun. Yun. Napatingin yung mag-asawang
Hindi ko alam kung anong lahi nila, puti. Akala nila professional vlogger tayo. Charot. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. And later na lang ulit, guys, kasi aalis na ako. Dito pa ako sa side. Ito yung pakita ko sa inyo kung saan ako, saan yung building. So ayan, so diyan ako sa harap niyan, pag ganun, yan ang harap niya. So dito, pagkatapos kong mabakunahan, so nagpunta ako dito sa side kasi may mga upuan. Parang ano lang ba, para lang mag-vlog. Ganon. Naghanap ako ng maraming ng ano, bakanting upuan, ganon. So yun. Ito yung building yan. Yung building na yan, yan. Diyan ako sa loob binakunahan. So, ano pa ba ang pwede kong i-share sa inyo? Siguro, bukas ko na lang tatapusin itong vlog ko. Oo, itutuloy ko ulit bukas. I-share ko sa inyo kung ano. Pero sana naman wala. Sana walang ano. Kasi yung anak ko din, nabakunahan na siya. Na tapos na siya sa vaccine. Wala naman daw siyang naramdaman as in normal. Kahit sa ano, sa braso niya, wala siyang naramdaman daw na sakit. Eh ako nga, ngayon pa lang mahapdi na, 'di ba? Ang hapdi na ng ano, yung parting in-injectionan. So hopefully wala namang ano, lagnat or something bukas. So ayan, bukas na ulit, guys. I-share ko sa inyo. Sana wala akong ma-share. Kasi meaning pag may share ako, may side effects. Okay. See you tomorrow. Hi guys. So gusto ko lang kayong i-update about sa pagpapavaccine ko. So today, ngayong araw, ito yung pangalawang araw at gabi na. So gusto ko lang i-share kung ano yung experience ko, kung ano yung naramdaman ko. So far okay naman. Hindi, ang naramdaman ko lang talaga is sumakit yung braso ko. Pag ginagalaw siya, hindi masakit. Yung pagkaturok sa akin, di kinagabihan, yung masakit talaga siya. So natulog ako sa right side lang kasi matulog dito sa left side kasi talagang masakit. So yun, kinagabihan sumakit. Hapon tinurukan ako 5 PM. Tapos ayun na, nagsimula na talaga yung sakit niya. Sakit nung doon sa bandang in-injectionan, tapos sumakit yung sa braso ko kinagabihan. Tapos yun nga, hindi ako nakatulog sa aking left side, sa right side lang talaga ako kasi masakit. Tapos hanggang kinaumagahan, ano siya, masakit talaga yung braso ko. Hindi ko siya, pag ginagalaw ko, pag naka-steady okay lang naman, pag ginagalaw, ano, masakit talaga hanggang tanghali yon. Pero nung kinagabihan na, ngayong gabi, wala na siya, okay na siya. So bukas, back to work na ako. So yun lang. So para sa akin, yung mga nag-aalinlangan dyan na magpa-vaccine na tayo, magtiwala tayo sa science. Tsaka para mayroon tayong panlaban, tulong panlaban, hindi naman siya cure, kundi tulong panlaban sa virus. At higit sa lahat, pinaka-importante para sa akin yung maging healthy tayo, eat healthy food, talaga natin yung katawan natin. So yun pa rin yung the best, palakasin natin yung ating immune system. Yun yung ano, yun yung opinion ko, ha, yung para sa akin lang. So sana nakatulong sa inyo kahit konti yung mga nagdadalawang isip pa dyan na magpa-vaccine na tayo. Ayun, magtiwala tayo sa science. Kung mga doktor nga eh, yun, nanghihikayat talaga sila na magpa-vaccine. Diba? Mas may alam sila sa, kumbaga, tungkol sa mga gamot-gamot na ganyan. So, bakit naman tayo hindi, diba? So, yun lang. Yun yung aking opinion. Okay, so, I'll see you again on my next vlog. Bye!